Right, good morning mga master! So, dito Joe again of Fishing Adventure. And for today po, yung fishing adventure po natin is solo fishing at shore casting and cliff fishing po. Pero solo po tayo ngayon, so dobling ingat po yung gagawin natin kasi alam nyo na po, pag solo fishing, wala pong wala po masyadong nakakita sa'yo at nag-guide sa'yo, or if even may mga simple or minor mga accidents, iwasan po sana natin yung mga ganun, no? So anyway, yung solo fishing adventure po natin ngayon dito sa Giwan, hindi naman po siya as in ganung ka extreme na cliff fishing, no, yung pupuntahan natin. So yun, hopefully may mahuli tayo. The last time na pumunta kami doon, nakahuli yung kasama natin ng almost 2 kilos na, I think more than 2 kilos na Trevally. First and second day, same spot, meron pong nahuling Trevally po. So yung gagamitin po nating setup ngayon is yung Noeby leisure po natin, which is max capacity niya po sa lure weight is nasa 70 grams. And yung gagamitin lang po natin na lure, nasa 40 grams po, Minnow. Generic Minnow lang po from Shopee. And yun. So sana po natin makahuli tayo, di kaya kahit anong species ng isda. Basta may mailan lang po tayo, yun po yung goal natin. And pero hopefully sana makahuli tayo ng GT. Matagal na ako nag-ano ng GT pero hindi pa lang pinagbibigyan eh. So yun. Sana po natin yung fishing adventure later. Sana maging maganda yung result. Thank you. See you later po. So yan, good morning! Ito po yung mga sa mga angler ng Giwan. So this is the beautiful spot dito sa Giwan. So the weather condition po ngayon ay rainy and windy. So check po natin mamaya kung may huli po tayo. Alright mga master, subukan po natin mag-cast ngayon. Sige po. First cast. Sobrang lamig po, sobrang lamig. Sana makahuli tayo kahit ang pero sa mga po yung mga kapalitan po kasi ano, GT po madalas na nag-strike. Hopefully may mag-strike po ng GT. Tagay ko na pong nangihintay ng GT, pero hindi pa rin ako pinapalag na makapag-balang. Master, no? Actually, yung goal talaga natin dito, no? Ang lure po talaga dapat yung bagsak niya dun sa may mabulang part or sa may maalon na part, no? Yung most namang strike namin kasi dyan sa may mabula na part, no? Tinatayin po namin na after bagsak ng alon, saka po kami nagkakast. Kasi minsan po pag sinasabayan namin ng alon, parang waste of cast lang kasi hindi po masyado nakikita yata na isda kasi mabula po masyado at malakas yung current. So, okay mga master, cast lang, cast tayo ngayon.
Fish on mga master, fish on, fish on, fish on. Sana GT yata to, GT. Sana GT to. Lumalaban talaga. Ayan siya, master. Ayan siya. Ayan na. Nakikita na natin. Malapit na. So, ayan, master. So, ayan, master. So more or less nasa 1 kilo yata to, 1 kilo and a half yata to. Pero hindi pa to aabot ang 2 kilos. Malaki din po siya, master. So ayan po, galing po natin ngayon ay Minnows, 40 grams po, 40 grams. Generic lang po. So ayan, pinutulan po natin ng lip para po hindi po siya matigat sa pag-retrieve. So anyway, naging pencil po siya pero effective naman po, at least may isa tayong naland. Though may dalawang strike pero one land lang po tayo. So ayan, thank you po, thank you. So ayan mga master,
So nakahuli po tayo ng isang ano, Trevally, and ina-expect ko na nasa more than a kilo na po yung weight nun. Unfortunately, isa lang po yung nadali natin kasi ano, very limited po yung time natin kasi naghihintay yung family ko doon sa resort. Anyway, maraming salamat sa mga pagsuporta, sa pag-subscribe, and of course, sumingi pa rin po ako ng support na sana i-like nyo po. At yun, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, I hope mag-subscribe po kayo. Maraming salamat and hoping for maraming adventure po sa mga susunod na mga upload natin. Thank you, thank you, thank you!